Tunay nga na kay bilis lumipas ng panahon. Nagtrabaho ako sa ospital bilang nurse. Pagkatapos ay sumubok ng trabaho na malayo sa aking profesyon at nang mag-end of contract ay nabakante. Nag-isip ako kung anong negosyo ang aakma sa kakayahan ko at umattend ng ilang seminars. Sumagi rin minsan sa isip ko na kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na makapasok sa Bible School, ay baka sakaling i-grab ko yun upang mas marami pa akong matutunan at maunawaan sa espiritual na bagay. Gayunpaman, ininadalangin ko ang lahat ng plano sa Panginoon dahil mas maganda kung ang desisyon ay di lamang bunga ng emosyon. Dumako naman tayo sa aking mga katropa. Parehong naging seaman sila Rabi at Erwel. Parehong naging auto mechanic sila Lunar at Tsukno sa magkaibang bansa. At parehong naging field representative ng isang motorcycle company sila Amay at Lester. Technical Architecture Delivery Analyst na si Jeje. Civil Engineer na si Relly. At Radiologic Technologist naman si Janjan. Computer Technician na si Ali, samantalang Administrative Supervisor naman sa isang construction site, ang dating Bulol na si Bagyo. Ikinasal na rin ng ilan sa mga katropa tulad nila Rabi, Erwel, Amay, Jeje, Relly at Janjan. Siyempre, kung di ako abay, wedding singer ang papel ko. Nabanggit nga nila sa akin dati na kapag dumating na ang kapanapanabik na araw ng kanilang kasal, yung pinaka-romantic daw na lyrics ang kantahin ko para lalo silang kiligin. Pitong gatang ni Fred Panopio na lang kaya ang kantahin ko. Wika ko. Ayaw! Todo tanggi ng tropa. Isang araw, habang nagkakapi kami sa likod bahay nila Amay. Gupitan mo nga ako ng buhok, Amay. Ani Jeje. Sige, maupo ka muna dyan at kukunin ko muna ang gunting sa loob ng bahay. Sagot ni Amay na nagmana sa kanyang lolong barbero ng dunong sa paggugupit. Habang ginugupitan ni Amay si Jeje, ay pinagmamasdan naman namin ang mga bagong alagang bibi ni Amay na nakalimlim sa mga itlog nito sa puyahan. Hoy Amay, baka pagsimulan na naman ng away niyong mag-ama ang bibi na to ha? Tandaan mo na mas mahalaga ang iyong sariling ama kaysa bibi. Biro ko. Sira ulo. Sambit ni Amay. Pinapaalalahanan ka lang ni Marvin dahil mas minamahal mo ang bibi mo noon kaysa sa tatay mo. Sausaw ni Jokno. Maiba tayo. Lahat kayo ay ninong sa binyag ng anak ko. Kaya wag na wag kayong mawawala ha. Paanyaya ni Amay. Eh paano kung di makauwi yung iba, lalo na yung busy at sa malayo pa nagwo-work? Ani Janjan. Walang problema. Basta sa mga di makakarating, ay ipadala nyo na lamang ang mga pakimkim para sa inaanak ninyo. Tugon ni Amay habang nakangiting unggoy. Araw ng binyag, mga nakaporma ang tropa. Nangangamoy pabango at namumuti ang mga mukha sa pulbos. Habang hinihintay namin ang pari sa loob ng simbahan, nakatayo kami sa unahan at masayang nag-uusap. Mula sa aming likuran ay dumating ang pari at nagtanong, sino sa inyo ang ama ng bibinyagan? Siya po! Tugon ng tropa, sabay turo kay Amay. Simulan na natin ang binyag. Mahinahong wika ng pari.